Dapat itawag dito. Kymco exciting 150. Si exciting. Exciting gamitin eh. Si Ramon Bautista at ito ang 2019 Kymco Like 150i with ABS. Unang mapapansin mo siyempre sa motor na to yung forma. Tanyo naman, classic yung mga lines, curvy-curvy, European yung style. Yung mga iba, mukhang mga robot, mukhang mga transformers, mukhang mga insekto, ganyan. Pero ito, kakaiba. Pero, parang may kahawig, di ba? Oo na, may kamukha tong scooter na to. Minsan nga, mapapaisip ka kung yung pangalan na Like is short for lookalike. Well, para sa akin, hindi. Sa tingin ko, itong motor na to may sariling personality. Maiintindihan mo lang kapag nasubukan mo na pareho. Nakatry na ako ng Vespa. Ang masasabi ko lang na yung driving dynamics nila, magkaiba, malayo. Sa presyo, ganun din. Yung katapat sa specs nitong Like sa Vespa, eto ang presyo. Malakas makasosyal, sige. Pero para sa mga walang paki sa mga ganung bagay katulad ko, I like this one. Dahil mas mura siya ng hindi hamak, hindi ka masyadong kakabahan na may masisira ka tapos mapapagastos ka. No? Basta magkahawig lang, pero hindi magkatulad. Parang ako, kasi James Franco. Yun, less gastos equals more fun. Tama na nga yan, puro pakyut. Test ride tayo. Kung iniisip nyo na itong motor na to, puro pakyut lang ang alam. Pwes, nagkakamali kayo. Malaki rin pangil nito, no? Ayan, no? Manis! Ha? FI-150cc. Kayang-kayang makipagsabayan sa ibang small displacement CVT na motor pagdating sa akyatan at acceleration. Yun, rawr! Anong gumagano yun, rawr! Mga paps, huwag nyo nang itanong ang top speed. Yung mga top speed na yan, para sa mga nagpapalakihan lang ng yagbuls yan. Yung top speed, dinedetermine talaga nung rider tsaka nung lakas ng loob niya para sa mabilisan. Pero, eto, hindi ka na mapapahiya dito. At always remember, safety first. Mabilis pala, sabi nga nila, with great power comes bad fuel economy. So, ang technique dito, pu-full tank natin 'to, 'di ba? Hanggang sagad. Tapos titignan ko yung mileage ko. Tapos titignan natin kung ilang litro yung nakarga. I-divide natin, 'di ba? Para malaman natin yung kilometrahe, yung kumbaga yung gas consumption ng itong motor na 'to. Okay. Yeah. Punuin mo lang kapatid, ito odo mo. Salamat. Ayun o, so nagsimula tayo sa 791 kilometers at natapos po tayo sa 907 kilometers. Ang total distance covered ay 116 kilometers. Ngayon, i-divide naman natin ang 116 sa liters na naubos at lalabas ang 40.319 kilometers per liter. Ayos na rin considering hataw-hataw tayo mag-drive tsaka marami tayong idling habang nagsushoot.
Sabi nga ni Michael Jordan, power is nothing without control. Teka, si Jordan nga ba nagsabi na? Si Spider-Man. Ay nako, sige, ako na lang nagsabi. Sinasabi ko sa inyo, power is nothing without control, mga paps. At para makontrol ang 13.5 horsepower ng Like, makapit ang gulong, sobek at tatak. Ngayon ko lang narinig yung tatak na yun, pero pag inaakit ko to sa Marilake pag umuulan, di naman ako dumudula, so okay naman to. May tulong din syempre dyan yung suspension. Suspension na masarap lumaro, di matagtag, hindi malambot. Pero syempre, pag ga-crater na yung lubak, preno-preno din tayo mga mamser. Eto eh, hindi naman trail bike ano. Pero subukan natin syempre, alam mo naman ang mga kalye sa Pilipinas. Lulubak-lubak. So mga ganito wala namang problema. Parang hindi naman makakalas yung skeleton ko. No, hindi ko naman kailangan pa-check sa orthopedic. Puta, bawal yata itong ginagawa ko. Balik tayo, balik. Daling ko nga sa KRB ito. Yun o. Ayos naman. Swabe naman. O yan, ano? Siyempre, Metro Manila style driving. Sasalang tayo sa mga gutter-gutter na ganyan. Walang problema-problema. Ayan, o. Walang gagawin on a regular basis, no? Pagka medyo... Basta wag mo na lang gawin. No to kamote riding tayo mga paps. Try naman natin yung suspension kung yumuyuko kapag pinipreno. Ba wala. Yung big bike ko nga pag pinipreno gumaganon eh. Oh. Ito. Walay. Ha? O ayan ha. Ataw natin. Lakas preno mga paps. Malakas. Tapos yung preno may pakiramdam talaga. Alam mo nga tumitigil ka. Tsaka yung may mga ibang preno malakas lang eh, on and off. Eto, kumbaga na mo modulate yung progressive yung kakat ng preno. Hop. So pag kumagat siya, hindi yung wala bigla. Eto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun. So mamomodulate mo talaga. Disc brake sa harap, disc brake sa likod, tapos parehong may ABS. Yung mga umaangal online na maingay sa simula yung mga disc pad. Pero sabi ng mga taga-king ko, mawala din. Ayun, totoo nga, after 500 kilometers of riding, nawala na yung ingay nung sa akin. Brakes, very good. Malakas yung kapit, tsaka maganda yung pakiramdam. Para sa akin, ito ang best feature, best performance feature ng motor na to. Sa panahon ngayon kung saan alipin tayo ng mga cellphone at gadgets, hindi magpapahuli ang motor na to. May USB charger sa ilalim ng silya para walang katapusan ng Waze, picturan, Facebook, tsaka Mobile Legends. Siyempre, huwag nyo lang gagawin yan habang nagmumotor. Meron ding high-tech na Nudo option galing sa Kymco. May mga digital chuchu gaya ng mga gauges, navigation, tsaka pwede mong i-pair sa cellphone mo. Pero dahil nga kuripot ako, itong sa akin, walang ganon. Yung gas tank nito nandito sa baba, no? For lower center of gravity, nakakatulong sa handling,
Nag-aalala ako dati na baka pagka may humps tapos may angkas akong chubby, sumayad yung ilalim dito tapos kumalat yung gasolina ko. Pero yun nga, advance mag-isip yung mga engineer ng Kymco. Di basta-basta mangyayari daw yun. Di naman. Ilang beses na ako sumayad, wala naman. Bilang ang Kymco ay isang malupit na global corporation, syempre alam ko na meron silang mga engineer na tututok sa mga ganyan. Hindi naman teka-teka standby ang mga nag-design nito, no? Saka dahil binibenta ang motor na to sa mga asensadong bansa gaya ng Taiwan, US, Italy, and of course, Pilipinas, mahigpit ang quality control. Ayos yung pagkakatornilyo rito, ah. Wala masyadong mga gap-gap. Marka ng build quality, no? Tapos sa itong upuan, gandang ergonomics, relax na relax. Na-long ride ko na. Tapos masarap sa puwet, no? So yun, no? Meron din side stand. Meron din syempre yung center stand. Yan. Para sa mga center stand kind of guys, meron na rin to. Magliliwanag din ang madidilim na daan dahil sa mga LED lights nito. Bukod sa headlights, sabay umuon ang driving lights. Kita nyo to, pag pinipindot nyo yan ganon, yan yung passing light. Kumbaga, ngayon ko lang na-discover yan guys. May secret na button pala doon. Hindi mo na kailangan ganon para boom right. Kailangan mo lang pindot-pindotin tong ganon para lumiwanag siya. At isignal dun sa o-overtake ka muna, o-overtakean mo siya. Pati brake lights, tail lights, tsaka mga signal lights, LED na rin. Importanteng maliwanag ang mga ilaw dahil alam nyo sa panahon ngayon, maraming tanga sa daan. Speaking of tanga, etong upuan na to, nangangain ang tanga to sa simula. No? Kasi para buksan siya, kailangan pihitin itong susian. Ano? So, dapat swabe lang yung technique. Yan, no? Ganun lang. Noong una, hindi ko talaga mabuksan. Tapos, naiwanan ko yung cellphone ko sa loob. So, sanang tawagan yung Kymco for moral support, technical support. Pero yun nga, yung cellphone ko nasa loob. So, doble tanga. Pero yun nga, tinanong-tanong ko na lang online kung paano gawin. Ayun, true enough. May technique lang pala, tsaka sa swabe mo lang. Tapos sa'yo, sarap na niya buksan. Ayun. Ganon din yung apakan ng angkas. Tulak para bumitaw, swabing dikit para ibalik. Parang may magnet ba? All in all, ang masasabi ko lang eh, poging motor tsaka great value pagdating sa features, performance, and reliability. Baka nag-aalala kayo na baka walang mabiling pyesa to. Huwag kayong kabahan sa availability ng parts tsaka after sale support. Malaki network ng Kymco sa Pilipinas. Tsaka mababait yung mga papi natin dyan sa Kymco. May samahan din ng mga like owner sa Facebook na hindi maramot sa kaalaman kesyo sa motor, sa matatambayan, sa mga makakainan, tsaka syempre sa suporta. Kita nyo nga, sinishare nila tong video na to. Shoutout sa inyo. Hi guys! Shoutout po sa inyo, mga papi at mamshi, Like Owners Club Philippines, Kymco Like Official. Hi! Kung anumang motor ang hinahanap mo, syempre dapat minamatch mo sa personality mo yan. Itong like, merong good looks, may performance, at saka magandang value. Just like me. Yan, like me. Maraming salamat po sa mga nanood ng video na to. Ako po uli si Ramon Bautistang nagsasabing, ride like you have nothing to prove. Mwah!